naawa ako sa inyo eh. Kasi itong ito, kayo tatamaan dito. Hihigpitan kayo. O kita nyo, wala na kayong stay-in ngayon. Eh sana, tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami. Kasi magmula pa kanina, pinagtatakpan na eh. Kailangan namin malaman kung saan napunta ito. Itong bilanggo na ito, Mayor. Hindi kami titigil dito. Kasi pinarating nyo rito sa amin. Nakarating sa amin to. Pag hindi naman namin inaksyonan to, di kami naman ang tatamaan. Ang unang-unang tatamaan dito, kayo. Gusto nyo ba yun? General, Chairman, gusto kong tanungin si General. Paano po ang gagawin po ninyong pagdisiplina ngayon yan sa mga bilanggo? May nawawalang bilanggo. Ang sabi, tumakas pa. Matatanggap nyo po ba yan? Yun nga po, ay re-repress siya namin kasi... Osa, narinig nyo ba yun? Gusto nyo ba yun na nagagano ng mga dalaw dahil sa kagagawan lang ng... Hindi naman lahat dyan, talipandas eh. Hindi nyo ba kilala yun? Kung sino yung mga siraulo na yan, oh, dalaw nyo yun, naririnig nyo, kakapkapan na. Tol. Ah, Tol. Ito si Tol. Kosa na lang. Kosa. Ako ay... Alam nyo, kapag ka ganito ang pangyayari sa Bilibid, hindi ito maganda para sa bilanggo. Kasi, ang pribilehyo natin, nakukuha natin yan pag maayos tayo. Nung panahon namin, hindi kami nakakakuha ng pribilehyo pag may gulo. Pag may gulo, humihigpit. Humihigpit ang Bilibid. Gusto nyo ba yan? Gusto nyo bang humigpit ang Bilibid? Ayaw po, yara na. Kung ayaw nyo, Kosa, bakit? Bakit gusto nyo ba ito na nagkakaroon ng investigasyon? Kasi nung panahon namin, ayaw namin to. Kasi nai-istorbo kami. Kasi pagka nalalagay sa balita ang Bilibid, humihigpit. Na yung dalaw, hindi nakakapasok. Yung mga kubol, tinatanggal. Yung stay-in, tinatanggal. May stay-in pa ba kayo hanggang ngayon? Wala po, Your Honor. Kailan pa? Dati may stay-in pag Pasko. May stay-in pagka Valentine's Day. Masarap, matulog. Ando katabi mo yung asawa mo. Wala kayong stay-in. Bakit? Ano nangyari? Bakit nawalan kayo ng mga pribilehyo? Dahil mo doon sa nawalang PDL po. Dahil nawala yung tao? Po. Noon, bakit nawala ang ano? Dahil sa droga naman. Hindi ko po alam, sir. Yung kailan ka ba nandito ako, Kosa? 2003 po. 2003? Galing kang Iloilo? Opo, sir. Opo, Your Honor. Alam nyo, ako'y magkakaamoy tayo. Sana ang gawin ninyo para naawa ako sa inyo eh. Kasi itong ito, kayo tatamaan dito. Hihigpitan kayo. O kita nyo, wala na kayong stay-in ngayon. Opo. Eh sana... Tulungan nyo kami, tulungan nyo kami. Kasi magmula pa kanina, pinagtatakpan na eh. Kailangan namin malaman kung saan napunta ito. Itong bilanggo na ito, Mayor. Hindi kami titigil dito. Kasi pinarating nyo rito sa amin. Nakarating sa amin to. Pag hindi naman namin inaksyonan to, di kami naman ang tatamaan. Ang unang-unang tatamaan dito, kayo. Gusto nyo ba yun? General, Chairman, gusto kong tanungin si General. Paano po ang gagawin po ninyong pagdisiplina ngayon yan sa mga bilanggo? May nawawalang bilanggo. Ang sabi, tumakas pa. Matatanggap nyo po ba yan? Yung nga po, ay re-revise namin kasi wala namang hiniling itong mga ito na hindi ko pinagbigyan. Eh, sabi ko, pasensyahan tayo dahil alam nyo, ang turing ko sa inyo para tayo magkakapatid dito. Ang order ko sa inyo, magmahalang kayo, huwag kayo mag-away-away. Eh, ngayon yan, na konting samaan ng loob, nagsasaksakan kayo. Eh, iba na naman yung magiging trato ko dahil benefit. Nung dumating po ako kasi dito, Senator, magulo po. Dumating po sa punto, ang Director General pinasuhan na preventive suspension. Magulo po talaga ang isip ng mga tao dito. Kaya kinakalma ko sila. Kaya nga naman napakalma ko, 9 months, walang gulo. Bakit ngayon nagkagulo? Kaya 3 araw po ako nag-iisip kung saan ako nagkamali. Hindi ko matanggap na sa samahan namin, ang sarap naman, ang ganda naman ng pagano, pumapasok ako sa kanila. Pag may party sila, nakikiparty ako sa kanila. Eh bakit ganito? Kaya po, yun po, re-revisahin ko po lahat ng policy ngayon. Yung mga pribileyo po. Pribileyo para latest ko pa nga pong nabalitaan dito, yung mga misis nila o sino man dalaw, ang
ang bago po ngayon dito, yung condom, pupunuin po ng shabu. Tapos ilalagay sa perta ng mga dadalaw. Hindi po namin ma... Ginagawa niya siya noon pa, noon pa yan. Kaya dapat may babae ka talaga na taga... Hindi naman pwedeng hawakan yung mga babae na yan. Dahil kahit kapwa babae yan, baka human rights naman ang ano natin. So, talaga po, pati pag dalaw, pipirma sila na pwede silang i-search. Inhuman po yun. Kung uhubaran ko sila, kahit babae lang pong mag-inspection sa kanila. Lalo na po siguro kung napaka maayos na tao po ito. Mabo. Salamat po. Salamat po. Yun, Kosa, narinig nyo ba yun? Gusto nyo ba yun na nagagano ng mga dalaw dahil sa kagagawan lang ng... Hindi naman lahat dyan, talipandas eh. Hindi nyo ba kilala yun? Kung sino yung mga siraulo na yan, oh, dalaw nyo yun, naririnig nyo, kakapkapan na. Sa kanong araw, Mayor, pag ganyan, nawalan ng tao, maswerte ka, nadala ka sa medium. Nung araw, kolonya to. Yung may nagpatayan dito, nung araw, yung pumatay na yun, patay na rin yun. Epe, ano ba dapat? Parang nawawalan tayo ng disiplina, mga tol. Sa kanong araw, Mayor, pag ganyan, nawalan ng tao, maswerte ka, nadala ka sa medium. Nung araw, kolonya to. Yung may nagpatayan dito, nung araw, yung pumatay na yun, patay na rin yun. Epe, ano ba dapat? Parang nawawalan tayo ng disiplina, mga tol. Mga tol-tol. Kasi nung araw, Mayor, hindi kami ganyan. Ang layo. Napakalayo. Noong araw, kami, kaya kami nakakuha ng napakagandang pribilehyo dahil tumulong kami sa biuro. Pagka kinalaban nyo yung biuro, walang mangyayari, kawawa ang dalaw. Ako wala akong pakialam sa inyo. Yung dalaw ninyo, kawawa. Mga nanay ninyo, kapatid ninyo, asawa ninyo. Sila ang mahihirapan, hindi kayo. O yun, lagay ko, kontra yun. Kaya ano nyo nga, tol? Tol-tol. Ayusin nyo yan, pare. Mayor, nag-uusap na kami ni General. Nagbubulungan na kami. Hindi namin pwedeng hindi malaman kung saan napunta tong taong ito. Ikaw ang puputukan dito tsaka yung bosyo ng Sputnik. Hindi kami papayag. Tol. Tol. Ito si Tol-Tol. Kosa na lang. Kosa. Ako ay... Alam nyo, kapag ka ganito ang pangyayari sa Bilibid, hindi ito maganda para sa bilanggo. Kasi, ang pribilehyo natin, nakukuha natin yan pag maayos tayo. Nung panahon namin, hindi kami nakakakuha ng pribilehyo pag may gulo. Pag may gulo, humihigpit. Humihigpit ang Bilibid. Gusto nyo ba yan? Gusto nyo bang humigpit ang Bilibid? Ayaw po, yan. Kung ayaw nyo, Kosa, bakit? Bakit gusto nyo ba ito na nagkakaroon ng investigasyon? Kasi nung panahon namin, ayaw namin to. Kasi nai-istorbo kami. Kasi pagka nalalagay sa balita ang Bilibid, humihigpit. Na yung dalaw, hindi nakakapasok. Yung mga kubol, tinatanggal. Yung stay-in, tinatanggal. May stay-in pa ba kayo hanggang ngayon? Wala pa, Yaron. Kailan pa? Dati may stay-in pag Pasko. May stay-in pagka Valentine's Day. Masarap, matulog. Ganto, katabi mo yung asawa mo. Wala kayong stay-in. Bakit? Ano nangyari? Bakit nawalan kayo ng mga pribilehyo? Kaya mo doon sa nawalang PDL po. Dahil nawala yung tao. Noon, bakit nawala ang ano? Dahil sa droga naman. Hindi ko po alam, sir. Kailan ka ba nandito ako, sa? 2003 po. 2003? Galing kang Iloilo? Opo, sir. Opo, Your Honor. Alam nyo, ako'y magkakaamoy tayo. Sana ang gawin ninyo para naawa ako sa inyo eh. Kasi ito, kayo tatamaan dito. Hihigpitan kayo. O kita nyo, wala na kayong stay-in ngayon. Eh sana, tulungan nyo kami. Kasi magmula pa kanina, pinagtatakpan na eh. Kailangan namin malaman kung saan napunta ito. Itong bilanggo na ito, Mayor. Hindi kami titigil dito. Kasi pinarating nyo rito sa amin. Nakarating sa amin to. Pag hindi naman namin inaksyonan to, di kami naman ang tatamaan. Ang unang-unang tatamaan dito, kayo. Gusto nyo ba yon? General, Chairman, gusto kong tanungin si General. Paano po ang gagawin po ninyong pagdisiplina ngayon yan sa mga bilanggo? May nawawalang bilanggo. Ang sabi na tumakas pa, matatanggap nyo po ba yan? Yun nga po, ay re-revise namin kasi wala namang giniling itong mga ito na hindi ko binagbigyan.
eh sabi ko, pasensyahan tayo dahil alam nyo, ang turing ko sa inyo para tayo magkakapatid dito. Ang order ko sa inyo, magmahalang kayo, huwag kayo mag-away-away. Eh ngayon yan, konting samahan ng loob, nagsasaksakan kayo. Eh iba na naman yung magiging trato ko dahil benefit. Nung dumating po ako kasi dito, Senator, magulo po. Dumating po sa punto, ang Director General kinasuhan na preventive suspension. Magulo po talaga ang isip ng mga tao dito. Kaya kinakalma ko sila. Kaya nga naman napakalma ko, 9 months, walang gulo. Bakit ngayon nagkagulo? Kaya 3 araw po ako nag-iisip kung saan ako nagkamali. Hindi ko matanggap na sa samahan namin, ang sarap naman, ang ganda naman ng pagano, pumapasok ako sa kanila. Pag may party sila, nakikiparty ako sa kanila. Eh bakit ganito? Kaya po, yun po, re-revisahin ko po lahat ng policy ngayon. Dahil mga pribileyo po. Pribileyo para, latest ko pa nga pong nabalitaan dito, yung mga misis nila o sino man dalaw, ang bago po ngayon dito, yung condom, pupunuin po ng shabu. Tapos ilalagay sa puerta ng mga dadalaw. Ginagawa niya, sir, noon pa, noon pa yan. Kaya dapat may babae ka talaga na taga. Iyan na po, hindi naman pwedeng hawakan yung mga babae na yan. Dahil kahit kapwa babae yan, baka human rights naman ang ano natin. So, talaga po, pati pag dalaw, pipirma sila na pwede silang i-search. Eh, inhuman po yun. Kung uhubaran ko sila, kahit babae lang pong mag-i-inspection sa kanila. Lalo na po siguro kung napaka-maayos na tao po ito. Salamat po. Yun, Kosa, narinig nyo ba yun? Gusto nyo ba yun na nagagano ng mga dalaw dahil sa kagagawan lang ng... Hindi naman lahat dyan, Talipandas eh. Hindi nyo ba kilala yun? Kung sino yung mga siraulo na yan, o dalaw nyo yun, naririnig nyo, kakapkapan na. Sa kanong araw, Mayor, pag ganyan, nawalan ng tao, maswerte ka, nadala ka sa medium. Nung araw, kolonya to. Yung may nagpatayan dito, nung araw, yung pumatay na yun, patay na rin yun. Abe, ano ba dapat? Parang nawawalan tayo ng disiplina, mga tol. Opo, gusto ko lamang pong itanong, hindi ko po alam kung sino pwede sumagot. Ano pong pangkat ni Michelangelo Cataroja? Ano pong pangkat niya? Sputnik? Sputnik po, Mr. Chair. Sputnik? Sino po ang Sputnik? Commander, mayor po ba kayo o commander ng Sputnik? Commander po. Commander ng Sputnik? Ako po si Buboy Morales. Commander ng Sputnik. Commander Buboy, ano po ang nangyari? Nasa brigada niyo po ito? Bali po yung si Cataroja po nasa Building 5. Ako po nasa Building 9. Bakit po siya nasa Building 5? Wala siya sa Sputnik siya? Sputnik po yun. Bali, 3 butas po yun. EBC. 3 butas kayo? EBC po, pareho po. Sino po ang mayor niyo doon? Bali po si Mark Velasco po. Ano pong sabi ni Velasco? Ano nangyari? Imposible naman, Commander, hindi niya alam ang nangyari dyan. Noong July 15 po, napunta po siya sa akin ng mga pagdamala sa ISPO. Si Mayor? Opo. Kinaalam po niya sa akin na si Cataroja po ay missing. Tapos pinarating po nila, sabi ko po sa kanya, pumunta po kayo sa OD, sa office, ipaalam niyo po na missing po yung isang tao niyo, si Cataroja. Parang, Commander, galing akong bilibid, ha? Paano naman hindi alam ni Mayor na missing? Hindi niya alam. Kailan niya nalaman, nung bilangan? Ayaw po, nung July 15. Oh, bilangan sa umaga, bilangan sa hapon, hindi nalaman. Nung umaga po at saka hapon, nandurong pa po yung tao. Kinabukasan niya nalaman na na-missing? Hindi po, nung araw po yun. Nung araw po yun ng July 15. Binilang ng umaga, nandun. Opo. Binilang ng hapon, nandun. Kailan po niya nalaman na missing? Nung alas 6 na po na nagpunta po siya sa kinabukasan? Nung araw po yun. Yung araw na yun? Nung araw po ng July 15. Nabilang ng alas 5? Opo. Nabilang po ng umaga. Nabilang ng hapon. Ali, opo. Alas 6, nawawala na. Nag-report po siya sa akin na nawawala po yung isang tao. Sir, ano yun ha? Parang mahirap. Nabilang pa siya nung hapon, nawala ng alas 6. Hindi po, alas 5 yun. Alas 5 po ba ang bilangan pa sa hapon? Ang bilang po sa hapon, hapon po, sir, 3 beses. Isa po sa alas 8, minsan alas 12, alas 4. Alas 4? Opo. Hanggang, noong alas 4, nandun pa? Nandun pa po. Kasi ang report po niya sa akin, alas 6 po, hindi na po pumasok ng brigada yung si Cataroja. Opo, kasi sa maximum, hindi naman kayo nagsasara ng brigada eh. Ha, pinapadlock din po. Ngayon ba? Noong alas 4, pinadlock na kayo? Hindi po, sa gabi po. Paggabi, pinapadlock. So, noong alas 4, bukas pa? Open pa po, sir. So, ano pong ano nyo? Ano pong di kayo nagtanong? Kasi siyempre, bilang kayo po ang commander, kailangan tao nyo yun, di ba? Sir, nung nalaman po namin na may missing, ano pa alam po kami sa Bucor, pinalabas ko po lahat ng mga mayor po, mga nanunungkulan, para po hanapin siya. Nung magkamag na yun, hinahanap po namin.
hindi po namin siya nakita. Hindi po kayo nagtanong sa ibang pangkat? Meron po ba kayong hiduwaan sa ibang pangkat? Wala po siya. Hindi po ba katakataka yung commander? Biglang nawala yung tao mo sa loob ng maximum, ha? Opo, sir. Yun nga po ang pinagtataka po namin, na bigla na lang po hindi na namin nakita yung tao. Hindi po namin tinigilan yung siya kahanap at lahat po ng mga pangkat, mga commander, ginausap ko po na baka mayroon po sila napapansin na ibang tao. Wala naman po sila. Meron po ba utang itong taong ito? Wala po. Wala siyang utang? Wala po. Wala siyang atraso? Wala po. Commander, parang mahirap maniwala kasing may pumuga sa maximum. Sa tatlong taon ko dito, wala akong nabalitaan na nakapuga sa maximum lang hindi namatay. Ang alam ko, ang pugaan, sa medium. Doon talaga. Pero sa maximum, parang napaka-imposible yata. Sir, mayroon po pumuga po dito ng mga ganyan. May kakusa po ako na... Nakapuga sa maximum? Nakapuga po nung mga panahon pa nang hindi pa po kay General Katapang. Doon po siya... Saan dumaan? Doon po siya umilalim sa ilalim ng truck. Hindi panahon po yun, ha? Hindi po panahon. Ha? Sa ilalim ng truck. Sabihin mo panahon ko. Paano naman nakapasok, Commander, yung truck sa maximum? Hindi po kasi, sir, yung ano po namin, yung lagayan po namin, yung paghahakot po namin ng basura, pumapasok po yan sa loob ng maximum. Ngayon, habang nagkakarga po ng basura, nakaparada po yan sa kalsada. Kanino pong panahon yun? Matagal na po yun. Parang hindi ko nabalitaan yung Commander. Ang huling alam kong nagkaroon ng barilan pa dyan, yung general na gustong tumakas na nakakulong eh. Parang mahirap lang paniwalaan po kasi na tumakas. Nahuli nga po, sir, yung tao. Nahuli, Commander. Siguro, Commander, kasi kung tatanungin natin ng empleyado, siyempre, parang hindi naman nila masasagot yan. Pero na lang, kung empleyado, kapangkat din natin. Kasi alam naman natin yon, may mga empleyado hanggang ngayon ba? Ang empleyado, kapangkat na rin. Meron din tatak. Wala naman po, sir. Wala na. Kasi nung panahon namin, kaya kakatak namin yung empleyado eh. Kung sino yung empleyado, katatak namin. So ngayon, wala na po. Wala na po, ganun siya. Maganda naman pala, sir. Wala nang kapangkat. Ang tanong ko lang po talaga, sa panahon namin talaga, meet na yan eh. Usap-usapan na yan na ang meron talagang nabubuyon. Talagang na, alam naman natin yan. Hindi naman na tayo, wag na tayo maglokohan. Talagang meron talagang nabubuyon. Pero, para sabihin natin nakatakas, Commander, parang hirap naman nun. Hindi ko maano yun. Parang ang hina naman ng mga empleyado natin kung matakasan kayo ng bilanggo sa maximum. Parang... Yung po bang building na sinasabi? Kasi ang bawat building, meron niyang septic tank eh. Meron po, sir. Ano po ba yung pinuntahan nilang building? Ano po bang septic tank yung pinuntahan nyo? Building? Bali, sa building it po yun, sir. Sa kabila. Kung saan nakakulong si ano? Hindi po, sa kabila po yun. Bali, yung building 5 dito po sa quadrant po. Saan nakakulong si Michael? Sa building 5 po. Sa building 5, bakit kayo napunta po sa... Sa 8. General, bakit nga pa malayo? Dahil doon po yung aso. Doon po ang tumakbo yung aso, kaya doon po nag-search. Dahil pinaamoy po yung baro niya, inalaw yung aso mag-search, paikot. Doon po... Pero yung iba pong septic tank, papatingin din niyo po yun. Opo. Kasi sir, meron na po talaga meet na yan dito. Usap-usapan na yun, kwento-kwento na talaga yun. Na pag kami nalas-malas ka, talagang, lalo na pag marami kang utang, marami kang atraso, talagang ano lang yon, huwag na tayong magbulahan. Eh, pwede ka talagang magbigti sa tarima dito. Talagang kasama talaga yon. Kaya, hanggang ngayon po ba, Commander, meron pa rin tayong batas na huwag kang manglalamang sa kapwa mo, huwag kang mga abuso, umaandar pa rin po ba yung batas na yon? Sa ngayon po, sir, bali, puro pagbabago na po ang opo. Ano po namin sa bawat pangkat namin. Opo. Kasi nung nandito po ako, talagang meron talagang, ano, chairman, meron talagang hidden rule dito. Talagang, kahit nasabihin natin mga bilanggo yan, bawal dito yung babastusin mo yung dalaw ng iba, bawal magnanakaw dito. Maraming akala ng ibang tao, ang bilibid, puro masasamang tao. Pero pag nandito po kami sa loob, may batas na sinusunod dito. Pag nangboso ka dito, yari ka dito. Pag nangbastos ka ng dalaw dito, yari ka dito. Kaya yun po sana, no? Sana kung malaman natin kung ano bang karakter talaga nitong si Michael Angelo. Kung ito bang taong ito, Commander, ano ba talagang background dito? Kasi bihira naman yung mawawala ka na lang dito kung wala kang atraso. Yan sir, wala po dalaw yan. Tapos ang sabi nung mayor na tahimik naman daw yung tao na yan, na bigla na lang ganun ang nangyari. Pwede ba natin makausap general yung mayor ni ano? Mayor ni Michael? Papatawag ko po, Mr. Chair. Batch. Next batch, pagkatapos nila. Opo. Siguro matanong din natin si yung isang commander. Okay, maraming salamat po, Chair. Dito dyan, mga inutil kayo na mayor o busyo dyan sa
inyong ginagampanan. Dahil bakit nangyari? Kung sabi mo, pagbabago. Tapos ngayon, may nangyari pa rin saksakan, patayan, barilan. So ano kayo ngayon? You are, hari lang kayo dyan sa loob for violence? Or hari kayo for kapayapaan? Bakit may nangyari pa rin ganun? So, ibig sabihin, ineffective kayo. Dapat kayong palitan siguro. Pwede siguro itong ikuan. Pwede na siguro itong i-dislodge itong mga tao na ito. Palitan ito ng ibang leader dyan. Kung ganun, hindi niyo makontrol yung mga tao niyo sa loob. Or nagtatakipan kayo. Nagkakaisa kayo magtatakipan. Hindi naman imposible namang mawala na parang bula yung isang tao. Sigurado, alam mo, sa higaan pa lang ninyo, dikit-dikit na kayo eh. Sigurado ako meron at merong chismis dyan. Kahit chismis man lang na magsasabay si Kataruha, wala na, tinunaw na yon. Tinapon na yon sa kuhan, septic tank. O kaya magsasabi na si Kataruha talaga sumibat yon. Imposible! Hindi ko maniwala na wala nakakaalam dyan. So kung hindi sumisigaw yung impormasyon na yan, nagkukubir up kayo dyan. Yung mga leaders dyan sa loob. Ano masasabi mo? Ikaw, batang citizen? Sir, ginagawa po namin lahat ng pamamaraan, sir, sa mga nung nangyari na yon. Kasi nasasakupan niya po yan, sir. Yung may tulong namin doon, yung talagang hinahanap namin kung ano talaga pong nangyayari, itong nangyayari. Kaya alam mo, tinutolerate yung inyong organization dyan, yung mga ganggang ninyo dyan. Alam natin, social pa niyan, social, pa niyan, tawag yun, yung social support. Moral support ng mga tao dyan, pinabayaan yan. Pero dumating yung punto na dinisolve natin yan at pinalitan. Instead na ganggang ang pinapangalan, pinalitan natin yan ng... Sino yun? Sino yung mga luma dito? Pinalitan natin yan ng bahay pag-asa. Pag-asa, bayan, di ba? Alam niyo yun? Pagmamapagmahal. Para matemper yung violent identity ng mga ganggang na yan. Pero parang bumalik na rin kayo sa dati, no? Nawala na rin yung effort na yun. Hindi rin katuloy-tuloy. Balik na rin kayo sa dating gang. So, alam nyo, dapat siguro kayo, mag-resign na kayo doon sa kuha ninyo, gang ninyo. Usapin yung grupo nyo, mag-elect kayo ng bago. Alis na kami dahil hindi namin mahanap yung isang tao. Isang tao lang nawawala, hindi namin mahanap. So, mag-usap-usap kayo lahat ng busing dyan. Mga busyo, retire, resign kayo. Papalit kayo ng bago para gaganda pang takbo dyan. Kasi parang nagkakaisa kayo, nagtatakipan kayo. Parang ganun lumalabas. Impossible, I cannot believe, 99.10%. Sigurado ako na mayroong sisingaw at sisingaw dyan na impormasyon. Pero kung kayo nagkakaisa na ipagtago ninyo ang katotohanan, wala talagang lalabas dyan. Kasi takot lahat ng tao dyan sa inyo. Kayo ang siga dyan eh. O, kaya para kayo mapapasunod, dapat yung... Pangkat? Bahala na gang? Bahala na gang po. Ikaw ay? Happy go lucky po. Happy go lucky po. Mga so po. Hindi rin ito yung pinapatawag natin. Yung pinatatawag natin kanina ay yung sa dormitory 8. Sir, medyo, Mr. Chair, na medyo natatagalan kasi nasa medium po siya. Pero padating na po. Hopefully, sige. Next, after this, yung thing. Sila na, kasi siya yun. Nandito na po, nandito na po. So, papasukin muna natin yun. Palitan muna natin itong isa kasi wala nang upuan. Dito sa committee hearing, siksikan din. Sa kwarto nyo, siksikan din. Ayun, yun, kasya na. Hintayin na natin yung isa. Nandyan na. Para isang oath na lang kayo. Baka nakatakas pa yon. Inibiro ko lang itong mga cameraman kasi gutom na ito. Baka makain nyo yung plastic ha. May balot yung mamon na plastic. Ako, munti ko na makagat kanina. Ay, pa-uniforme nito. Comsec, pakikuha yung pangalan. Ito na yung sa dormitory 8, ano? Okay. Kunin yung pangalan, tumayo kayo at kayo manunumpa para sabihin nyo ang katotohanan. Tumayo rin kayong dalawa. Comsec, can you administer the oath? Ikaw na, Comsec. Ikukunin mo pa yung microphone ni Senator Bato doon pa sa kanila. Kayo po ba ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang dito sa pagpupulong na ito? Maraming salamat. Salamat. May tanong kanina si... Upo kayo. May tanong kanina si Senator De La Rosa tungkol sa pangyayari kay Michael. Yung pangyayari kay Michael, kasama mo yon, di ba? Sa dormitoryo. Ang magtatanong ay si Senator Robin Padilla. Mayor, mabuhay. Mabuhay po, sir. Oo, total kabuhok kita. Di ayos. Mayor, kailan ka nalipat sa medium? Tatanda ko lang, sir, ano, itong... Mike, lang para marinig. Gusto po natin, sir, ang gabi. Gusto po. Kalilipat mo lang, ano? Yes po, sir. Bakit ka nalipat? Na ano, commute ba sentensya mo? Ano? Hindi naman po, sir. Hindi po namin alam yung violation namin, sir, na nilipat kami ng mga mayor po. Galing ka ng maximum, di ba? Yes po, sir. Yes po. Tapos nilipat ka ng medium? Yes po. Bakit na? Yung... Ano bang kaso mo? Kaso ko po, sir, rape po. Rape.
Ba, na-commute ang sintensya mo? Hindi pa po, sir. Hindi pa po. Ba't ka nalipat nga ng medium? Yung pagkakalam po lang po sa... Nag-request ka? Hindi po, hindi rin po. Bigla ka lang nilipat? Yes po. Nakailang taong ka ba sa maximum? Mga pag-11 years na rin po. Ah, naka, nakakasampu, mahigit ka na. Yes po. Kaya nilipat ka na ng medium. Yes po. Okay. Pwede bang mag, ano, ma, total naman tayo naman eh, Sputnik ka rin, ano? Yes po, sir. Ano ba nangyari talaga dun kay Michael? Yung nga po, sir, hindi ko talaga alam talaga, sir. Ang bihira naman, Mayor. Hindi mo alam, tao mo. Yes nga po, sir. Nireport na po sa sir ang tanong yun. Ang tao ko naman ang kulang po. Yung July 15 po, nawala na yung si Mimi nga, alias Mimi po. Hindi, sabi ni Commander, binilang ng tatlong beses, nandun. Yes, binilang ng alas 8, alas 12, alas 4, nandun. Nung wala ng alas 6, hindi mo alam. Hindi, sir, ano eh. Sa brigada po kasi namin, sir. 480 katao kami doon sa Kaili po. Oo, oh, sa brigada nyo. Yes, oh, oh, pero alam mo pa rin yun. Wala ka bang... Lahat, may mayor ka, may busy ka. Yes po, yes po. O, may kulturero ka. Yes po. O, hindi niya alam yung kulturero, trabaho niya yung bilangin. Yes nga po. Yun nga po, sir, binilang doon yung kulturero namin, nireport sa akin, yung July 15, wala na rin po yung Mimi. Kaya ang ginawa ko, sir, na tinawag yung mga nunong kulong ko sa 5A para ihanapin po yung nawawala na yun. Pero may kubol pa ba kayo ngayon? Meron po, meron po. Wala siyang kubol sarili? Wala naman po, sir. Bakit wala siyang kubol? Bali, siksikan mo sila. Ang ginawa ko sa 5A, sir, tinaayos namin yung mga kwarto-kwarto doon para magtasya kami, sir. Tapos ipagawa ko ng pera doon sa 5A po para yung mga matanda kalungan ni Lolo maging maayos pahingaan nila. Eh, yung bata po na yun, sir, eh, ano yun, ah, escorting ng jury ko yun eh. May ano, may? Escorting po ng jury ko yun. Jury ko yun, nanunungkulan ko po, sir. Nanunungkulan din yun. Nanunungkulan? Ah, nanunungkulan pala. Oh, yun nga po yung kasalo niyo. Okay, maganda pwesto. Oh, yun nga po, sir. Oh, bakit ganun? Ba't bigla na wala? Yun nga, sir, talagang wala ko alam, sir, talaga. Wala akong yun po na, ba't nawala po yung tao ngayon. Wala ang mga utang ito, wala? Hindi ko na po alam, sir, na ganun, sir, eh. Kasi doon sa taas lang po ako, sa second floor, eh, pag may mga ganyang problema, nireport na sa akin ng mga nanungkulan ko po, bilang isang mayor. Pero jury sa kamo? Yes po, yes po. Hindi nila sinasabi sa akin na ganun, sir, eh. Na ganun-ganun yung bata na ganun. Sinabi nila yung problema na sa akin, na nawala yung tao, ganun. Wala namang atraso to sa pangkat? Wala naman po ako na ano, sir, eh. Wala naman po ako nawabalitaan na ganun, eh. Hindi sa'yo, wala siyang atraso. Wala po, sir, wala. Sa ibang pangkat, wala. Yan, yun ang pinag-uwa lang, sir. Ano bang katabi niyong brigada ng asingko? Ano po, sir, 5AB at CFD. Anong pangkat yun? Sa amin din po, sir. Ha? Sa amin din. Ano? Ay, Sputnik din po. Ano, Sputnik din? Yes po. Sputnik din. Puro kayo Sputnik. Yes po. Hindi ko lang mayor, kasi nung panahon ko, close ang ano eh. Talagang... Samahan talaga eh. O, ibig mo sabihin ngayon, napapabayaan nyo na yung mga tao ninyo. Ganun ba? Hindi mo na alam po ano nangyari doon sa tao mo. Senator Ruben, if I may. Apo, apo, sige po. Hindi ka kaya, bakit nilipat ka sa medium? Dahil may kinalaman ka doon sa nangyari? O may alam ka? Wala lang po. Ganun, wala ka alam? Wala, sigurado ka? Yes po, yes po, sir. Sa mayor, hindi mo alam kung nangyari sa mga tao mo. Sinabi nila po kayo sa akin, sir, ano, na yung problema na ngayon tao. Kasi sir, yung may mga advice po ako dyan, may mga advice po ako. Under oath ka, pwede ka excited content. Kung nag-enjoy ka na ngayon sa medium security compound, hindi ka mag-enjoy doon sa Bartolina na meron sa Senado, pwede ka na ikukulong doon. Ha? Dito ka sa hearing, kung magsinungaling ka, pwede kita pa Bartolina doon sa baba ng Senado. Yes po, sir. Kaya siguro mo yung tanong, mga sagot mo. Yes po, sir. At pawang katotohanan lamang. Yes po, yes po. Yan ang gusto natin, ha? Opo po, sir. Opo. Sige, please continue, Senator Robin. Mayor, baka naman tira ng pangkat yan. Wala pong ganun, sir. Walang ganun. Sigurado. Ilang taong ka na dyan? Sa mag-11 na po, mag-11 na po. O, pero may tira ng pangkat. Hindi ba ito tira ng pangkat? Baka naman ito may atraso. Wala pong ganun, sir. Wala pong ganun. Walang atraso. Biglang nawala. Biglang nawala. Makukumbinsi mo kami na bigla na lang nawala yung tao. Naniniwala ka ba na pumuga yung tao? Eh, yun po yung sabi sa akin. Report na lang po sa akin. Ganun na lang po talaga. Paano siya nakapuga kaya, palagay mo? Sir, usap-usap ko yung mga nanungkulan doon. Kung sa pagkakarap po sa truck po ng basura, sir. Truck po ng basura. Ang pelikula yun. Ang basura, parang pelikula ni Sylvester Stallone yan, Mayor. Sige, ano, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Pakipatay na yung mic, Mahal na taga-pangulo, tatalungin ko lang itong kakosa ko, itong happy-go-lucky. Tol. Ah, Tol. Ito si Tol. Kosa na lang. Kosa. Ako ay... Alam nyo, kapag ka ganito ang pangyayari sa Bilibid, hindi ito maganda para sa bilanggo. Kasi... Ang pribilehyo natin, nakukuha natin yan pag maayos tayo. Nung panahon namin, hindi kami nakakakuha ng pribilehyo pag may gulo. Pag may gulo, humihigpit. Humihigpit ang Bilibid. Gusto nyo ba yan? Gusto nyo bang humigpit ang Bilibid? Ayaw po, Your Honor. Kung ayaw nyo, Kosa, bakit?
Bakit? Gusto nyo ba ito na nagkakaroon ng investigasyon? Ayaw din po. Kasi nung panahon namin, ayaw namin to. Kasi nai-istorbo kami. Kasi pagka nalalagay sa balita ang bilibid, humihigpit. Na yung dalaw, hindi nakakapasok. Yung mga kubol, tinatanggal. Yung stay-in, tinatanggal. May stay-in pa ba kayo hanggang ngayon? Wala po, Your Honor. Kailan pa? Dati may stay-in pag Pasko. May stay-in pag Valentine's Day. Masarap, matulog. Ganto katabi mo yung asawa mo. Wala kayong stay-in. Bakit? Ano nangyari? Bakit nawalan kayo ng mga pribilehiyo? Dahil madapon sa nawalang pidel po. Dahil nawala yung tao. Noon, bakit nawala ang ano? Dahil sa droga naman. Hindi po alam, sir. Yung kailan ka ba nandito ako sa? 2003 po. 2003? Galing kang Iloilo? Po, sir. Po, Your Honor. Alam nyo, ako'y magkakaamoy tayo. Sana ang gawin ninyo para naawa ako sa inyo eh. Kasi itong ito, kayo tatamaan dito. Hihigpitan kayo. O kita nyo, wala na kayong stay-in ngayon. Eh sana, tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami. Kasi magmula pa kanina, pinagtatakpan na eh. Kailangan namin malaman kung saan napunta ito. Itong bilanggo na ito, Mayor. Hindi kami titigil dito. Kasi pinarating nyo rito sa amin. Nakarating sa amin to. Pag hindi naman namin inaksyonan to, di kami naman ang tatamaan. Ang unang-unang tatamaan dito, kayo. Gusto nyo ba yun? General, Chairman, gusto kong tanungin si General. Paano po ang gagawin po ninyong pagdisiplina ngayon yan sa mga bilanggo? May nawawalang bilanggo. Ang sabi na tumakas pa, matatanggap nyo po ba yan? Yun nga po, ay re-revise namin kasi wala namang hiniling itong mga ito na hindi ko pinagbigyan. Eh sabi ko, pasensyahan tayo dahil alam nyo, ang turing ko sa inyo para tayo magkakapatid dito. Ang order ko sa inyo, magmahalang kayo, huwag kayo mag-away-away. Eh ngayon yan, na konting samaan ng loob, nagsasaksakan kayo. Eh iba na naman yung magiging trato ko dahil benefit. Nung dumating po ako kasi dito, Senator, magulo po. Dumating po sa punto, ang Director General kinasuhan na preventive suspension. Magulo po talaga ang isip ng mga tao dito. Kaya kinakalma ko sila. Kaya nga naman napakalma ko, 9 months, walang gulo. Bakit ngayon nagkagulo? Kaya 3 araw po ako nag-iisip kung saan ako nagkamali. Hindi ko matanggap na sa samahan namin, ang sarap naman, ang ganda naman ng paggano, pumapasok ako sa kanila. Pag may party sila, nakikiparty ako sa kanila. Eh bakit ganito? Kaya po, yun po, re-revisahin ko po lahat ng policy ngayon. Yung mga pribileyo po. Pribileyo para latest ko pa nga pong nabalitaan dito, yung mga misis nila o sino man dalaw, ang bago po ngayon dito, yung condom, pupunuin po ng shabu. Tapos ilalagay sa perta nung mga dadalaw. Ginagawa niya sir, noon pa yan. Kaya dapat may babae ka talaga na taga. Hindi naman pwedeng hawakan yung mga babae na yan. Dahil kahit kapwa babae yan, baka human rights naman ang ano natin. So, talaga po, pati pag dalaw, pipirma sila na pwede silang i-search. Inhuman po yun. Kung uhubaran ko sila, kahit babae lang pong mag-inspection sa kanila. Lalo na po siguro kung napaka maayos na tao po ito. Salamat po. Salamat po. Yun, Kosa, narinig nyo ba yun? Gusto nyo ba yun na nagagano ng mga dalaw dahil sa kagagawan lang ng hindi naman lahat dyan, talipandas eh. Hindi nyo ba kilala yun kung sino yung mga siraulo na yan? O, dalaw nyo yun, naririnig nyo, kakaptapan na. Saka nung araw, Mayor, pag ganyan, nawalan ng tao, maswerte ka, nadala ka sa medium. Nung araw, kolonya to. Yung may nagpatayan dito, nung araw, yung pumatay na yun, patay na rin yun. Abe, ano ba dapat? Parang nawawalan tayo ng disiplina, mga tol. Mga tol-tol. Kasi nung araw, Mayor, hindi kami ganyan. Ang layo, napakalayo. Noon araw, kami, kaya kami nakakuha ng napakagandang pribileyo dahil tumulong kami sa biuro. Pagka kinalaban nyo yung biuro, walang mangyayari, kawawa ang dalaw. Ako wala akong pakialam sa inyo, yung dalaw ninyo, kawawa. Mga nanay ninyo, kapatid ninyo, asawa ninyo. Sila ang mahihirapan, hindi kayo. O yun, lagay ko, kontra yun. Kaya ano nyo nga, tol? Tol-tol. Ayusin nyo yan, pare. Mayor, nag-uusap na kami ni General. Nagbubulungan na kami. Hindi namin pwedeng hindi malaman kung saan napunta itong taong ito.
Ikaw ang puputukan dito tsaka yung bosyo ng Sputnik. Hindi kami papayag. Galing director dito ng Bilibid. Bilibid boy, paiikutin nyo. Wag naman. Wag naman, tol. Yeah, Mr. Chair, kaya nga, Senator Rubino Padilla, baka hindi na alam na yung tayong dalawa ay parehong galing dito. Ako galing dyan sa taas. Ikaw galing doon sa loob. Kaya dapat hindi nila yan na i-discount yung... Ako lang pala hindi kasali dito. Ikaw lang ang medyo... But, Mr. Chair, gusto ko lang klaruhin kay General Katapang, sir. Yung purpose naman ng investigation nito, sir, is baka iniisip mo, pinag-initan ka namin. Ikaw, andito kami para hanapan ang paraan kung paano ka masuportahan dito. Hindi yung pag-initan ka kasi mayroon na nagra-rally dyan sa labas. So we love General Katapang. We love General Katapang. Baka maya sabihin nila na ipapatanggal ka namin dito. No, andito kami para to find ways kung paano ka masuportahan. Because for all you know, kung aalis ka dito, sir, wala nang take care dito sa posisyon na ito. Wala kukuha sa posisyon na ito. Kaya kailangan suportahan ka. Dahil this is a hardship assignment. Thankless job ito. Walang tatanggap dito. Walang magbubulunter. Kaya suportahan ka namin kung paano mapaganda. Magpatakbo mo dito, sir. Hindi ka namin pinag-iinitan. We are not trying to malign your reputation. Hindi namin sinasabi na mahina ka. Pero yun nga, may nangyari lang. Kaya bisigahan natin. At we'll find means kung paano ka masuportahan namin. Yun lang po, sir. Huwag mong ma-misinterpret po na pinag-initan ka namin. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Sir Katapang. Hindi, itong tatlo. Baka, hindi pa kayo nakakain na ba kayo ng ganito? Ay, ano, baka iba yung iserve sa inyong pagkain mamaya. At least pare-pareho tayo ng pagkain dito. Abusin nyo na. Hindi na tayo magpapapalit. Senator Padilla Zregnat. Meron na lang po sana akong pakiusap sa Bureau. Sir, sana po, kasi nung araw, meron po kaming give and take ng Bureau. Pag may ginawa kaming maganda, may pribilehyo. Sana po, sir, na pagka naayos natin itong problema na to, sana maibalik po yon. Kasi napakahalaga din po, sir, ng pribilehyo. Pero hanggat ganito sila, huwag niyong bigyan. Pero sana kung dumating po yung punto na talaga yung ating mga PDL tumutulong na sa Bureau, sana, sir, maibalik din yung pribilehyo. Mahalaga din po sa rehabilitation yon, sir. Yulamo. Ako po ay punong-puno pa ng kaligayahan sapagkat muli akong nakatapak sa aking tirahan ng 3 taon at kalahati. Ito pong lugar na to, dito ko po nakita ang katahimikan sa buhay ko. Dito ko po nakita ang kapayapaan. Dito po nabago ang buhay ko. Dito, sa New Bilibid Prison, so sa Bureau of Correction. Hindi ko po manamnam ang mga bagay na nababalitaan ko ngayon. Medyo malayo ito sa nakita ko noon, kasi noon talagang gusto naming magbago. Marami na akong kasamang loko-loko pa, pero namayapa na sila. Pero yung mga gustong magbago, na katulad ko, kami naman po ay pinagpala ng Panginoon Diyos at kami po ay may mga napuntahan naman na magaganda. Kaya po sana, sa oras na to, maliwanagan po tayong lahat kung saan po ba talaga, no? Kasi baka tayo'y biktima din ng mga balibalita lang, mga kwento-kwento. Lalo na ho ngayon sa panahon ng social media, hindi na natin alam. Madalas akong kausapin ng mga kasama kong senador dahil bilang ako ang chairman ng Committee ng Public Information kung anong pwede namin gawin sa fake news. Marami ho talagang fake news. At yan ho ang kalaban natin sa ngayon. Isa lang ho ang pwede kong i-share sa inyo, mga mahal kong kababayan. Ang Bureau of Correction po, nung panahon po namin, correction. Malalim ho yung ibig sabihin noon, hindi na ho ito penitentiary. Ibig kong sabihin, meron pong human rights pa rin ang mga bilanggo. Meron pa rin po silang mga karapatan. Ang tinanggal lang natin sa kanila, kalayaan. Pero para mamuhay, hindi po natin tinatanggal yun. At yung mga pribilehiyong binibigay, yun po ay pinapayagan po yan ng United Nations. Pag sinabi po natin United Nations, meron po tayong mga guidelines sa mga prisoner. Hindi po ibig sabihin yan na kapag isang bilanggo, torturing na natin yan o pahihirapan na natin. Wala na pong hard labor ngayon. Ang Bureau of Correction, ibig sabihin nun ay rehabilitation. Kapag pinag-usapan po natin ng rehabilitation, may mga privileges po yan. Ang hindi lang po natin makukonsinte ay yung droga. Yung pong panahon namin dito, hindi po namin yung kinonsinte. At yan po ay mapapatunayan ng mga nakasama ko po dito, sabihin na nating empleyado man o bilanggo. Alam po ng lahat dito na kinalaban ko po ang droga dito sa loob. Yun lamang po ang kalaban natin, wala nang iba. Kaya po sana, sa pagdinig nito, lumabas po ang katotohanan at malabanan po natin ang fake news. Yun lamang po, mahal na tagapangulo. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta.
God Jesus ang lahat. Hanggang sa muli, paalam.